Kung sa Pilipinas ay lumalala ang problema natin sa labis na pag-inom ng alak ng mga kabataan, kabaliktaran naman ang problema ng Japan. Ang kanilang kabataan kasi ay hindi na umiinom ng alak at itinuturing itong isang malaking problema ng Japan na kailangang solusyonan. Noong 1995, 100 liters ng alak ang average consumption ng isang Hapon sa isang taon. Ngunit naging 75 liters na lang ito noong 2020. Kaya naman, naglunsad ang gobyerno ng Japan ng isang contest para hikayatin ang kabataang uminom ng mas maraming alak. Ayon sa Japanese Health Ministry, nasa 9.8 million na mga Hapon ay addict na sa alak. At idagdag mo pa dyan ang masamang epekto nito sa katawan ng tao. Marami ang nagkakasakit at namamatay dulot ng labis na pag-inom ng alak. So, hindi ba't mas mainam na bumaba ang pagkonsumo ng alak ng mga Hapon? Pero bakit kaya gano'n na lang ang pagsisikap ng Japan na painumin ng mas maraming alak ang kanilang mga kabataan? Iyan ang ating aalamin sa video natin ngayon. Ayon sa World Health Organization, higit sa 200 na karamdaman at injury ang maituturing na resulta ng labis na pag-inom ng alak. Ilan sa mga posibleng epekto nito ay ang pagkakaroon ng liver cirrhosis, sakit sa puso at ibang uri ng cancer. Sa buong mundo, 3 million na pagkamatay ay may kinalaman sa pag-inom ng alak. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa Pilipinas ay itinuturing na masamang bisyo ang pag-inom ng alak. At ang mas nakakabahala nito ay marami ng kabataang Pinoy ang umiinom ng alak at may mga minor de edad pa nga. Kaya naman, mas pinagtitibay ng DOH ang mga programang nagbabawal sa pag-inom ng alak. May batas tayong nagpapatupad ng pagtataas ng buwis sa lahat ng alak. Isa ito sa paraan nang sa ganon ay hindi ito madaling makukonsumo ng tao, lalo na ang mga kabataan, dahil nga mahal. Pero alam mo ba kung ang Pilipinas ay namumroblema kung paano maiiwasan ang labis na pag-inom ng alak lalo na sa mga kabataan? Sa Japan naman ay kabaliktaran. Ang nais kasi nila ay uminom ng mas maraming alak ang kanilang kabataan. Bakit? Ayon sa gobyerno ng Japan, kapansin-pansin ang naging pagbaba ng konsumo ng alak sa kanilang bansa. Kung noong 1995 ay 100 liters ang average consumption ng isang Hapon sa loob ng isang taon, pagdating ng 2020 ay naging 75 liters na lamang ito. At ito'y ikinabahala ng bansa dahil ilang siglo ng pangunahing pinagmumula ng kita ng gobyerno ang tax o buwis na nakukuha sa mga alak. Naging malaki ang pagbaba ng kita nila mula dito noong 2021. Ayon sa CNN, noong 1980, 5% ang nakukuwang buwis ng Japan mula sa alkohol. Ngunit pagdating ng 2011 ay naging 3% na lamang ito at mas bumaba pa ito noong 2021 at naging 1.7% na lamang. Pero bakit nga kaya bumaba ang pagkonsumo ng alak sa Japan? Bago natin yan alamin, kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon ay mag-comment po kayo ng yes! Dalawa ang itinuturing na pangunahing dahilan bakit bumaba ang konsumo ng inuming nakakalasing sa Japan. Una ay ang mababang birth rate at tumatandang populasyon ng Japan. Pangalawa ay ang COVID pandemic. Hinaharap ngayon ng Japan ang problema sa mababang birth rate. Ibig sabihin, konti lamang ang bilang ng mga ipinapanganak na sanggol sa bansa. Kaya naman, ikinababahala ito ng Japan dahil unti-unting nauubos ang kanilang populasyon. Bukod sa mababang birth rate, dumadami rin ang bilang ng matatanda sa bansa. Ayon sa World Bank, halos 1/3 ng populasyon ay nagkakaedad 65 years old pataas. Kaya naman, kumukonti ang nakababatang populasyon na inaasahang mas kukonsumo ng alak. Ngayong
taon, naging malaki ang pagtaas ng kaso ng COVID sa Japan. Mula sa 16,544 na kaso noong Hunyo, umabot ito sa 231,361 na kaso noong Agosto. Dahil sa paghihigpit at pagsasara ng ilang mga establishments, naging bihira ang oportunidad para sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong bar o kainan. Bagamat tumaas ang household consumption ng alak, hindi kabilang dito ang kabataang nagkakaedad 20 to 39. Ayon sa datos, 30% ng mga Hapon na may edad 40 hanggang 60 ang regular na umiinom sa loob ng 3 araw o higit pa sa 1 linggo. Pero sa mga nagkakaedad na 20s, 7.8% lamang ang regular na umiinom sa bahay. Dagdag pa dito, mas pinipili na daw ng mga kabataan sa Japan ang healthy lifestyle. Kaya para maibalik ang sigla ng industriya ng alak ay may inilunsad na kampanya ang gobyerno ng Japan, ang tinatawag na Sake Viva. Ang nakaisip ng kampanyang Sake Viva ay ang National Tax Agency ng Japan. Ang sake o rice wine ay isang mahalagang uri ng inumin sa kulturang Hapon. Kaya naman ito ang ginamit na pangalan sa kampanya. Ang Sake Viva ay isang paligsahan na humihikayat sa kabataang Hapon na magbigay ng mga suwestyon kung paano mas maiinganyo ang kabataan na uminom ng alak, nang sa ganon ay sisiglang muli ang industriya. Ang target ng paligsahang ito ay ang mga individual na may edad 20 hanggang 39 years old. Hinihingan ang kabataan ng mga ideya gaya ng mga bagong serbisyo, paraan ng pag-promote, bagong produkto at disenyo, at maging mga kakaibang techniques na gumagamit ng artificial intelligence o metaverse para mapalawak at mapadami ang pagkonsumo ng alak sa nakababatang populasyon. Ang mananalo sa paligsahan ay susuportahan ng gobyerno para ma-commercialize ang plano. Pero alam mo ba, hati ang reaksyon ng mga tao sa ginagawang ito ng gobyerno. Marami ang hindi sang-ayon sa kampanyang ito. Ayon sa Japanese Health Ministry, nasa 1 million na Hapon ang nakakaranas ng alkoholismo at 9.8 million naman ay addict na sa alak. So ang tanong ng marami, bakit kailangang ipromote ng gobyerno ang pag-inom ng alak, lalo pa at nakatuon ito sa kabataan? May mga nagsasabi na hindi angkop na ang isang government agency ay naghihikayat sa mga kabataang uminom at hindi isinaalang-alang ang maaaring maging epekto nito sa kalusugan. Pero ayon naman kay Ryo Chukamoto, spokesman ng Liquor Tax Division, hindi naman daw sila nagpo-promote sa mga kabataan ng labis na pag-inom ng alak. Layunin ng kampanya na hikayatin ang kabataang uminom lang din ng tama. Ngunit ganun pa man, hindi maitatangging kontrobersyal ang kampanyang ito ng gobyerno ng Japan. Lalo pa at ang Japan's Health Ministry ay itinuturing ang pag-inom ng alak bilang major social problem. Kaya naman, sa usaping ito, mahalagang timbangin ng gobyerno kung alin ba ang mas mahalaga, ang buwis na pagkakakitaan o ang kalusugan ng mga kabataan. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!